38 taon at 9 na ang nakararaan, lakas loob na tinahak ng isang 16 anyos na taga-Bayumbong ang panibagong yugto sa kanyang buhay na kakaiba sa kinagis ng propesyon ng kanyang ama na Dean of College of Engineering sa Nueva Vizcaya State University. Taong 1985 nang unang tumuntong sa pinakadakilang military institution sa bansa ang kadeteng si Rudel Orden Sermonia, ang Philippine Military Academy. Nagtapos bilang isa sa pinakabatang miyembro ng BMA Makatao Class of 1989, agad nagpakita ng tapang at liderato si ang noon ay tinienteng si General Sermonia sa mga labanan kung saan napasabak siya sa mga rebeldeng New People's Army sa mga kabundukan ng buong Cagayan Valley sa Sierra Madre Mountains, Marag, Sinundungan, Ilagan, San Mariano, Santa Maria, Santa Teresita, Lalong, Cagayan at magdamag na engkwentro sa baybayin bayan ng Isabela kung saan nila dinepensahan ang munisipyo ng naturang bayan sa magdamag na putukan laban sa mga rebeldeng komunista. Sa paglipat ng Philippine Constabulary sa Philippine National Police, kinakitaan si Sermonia ng pagiging malikhain nang itatag nito bilang hepe ng Cavite City ang natatanging Rescue Center for Women Victims of Domestic Violence, isang programang nagpapakita ng malasakit at pagkalinga sa mga kababaihang biktima ng krimen na siyang tumulong para mapalakas ng PNP. Ang imahe nitong sinsero sa paglilingkod sa taong bayan. Itinatag din ni Sermonia sa Cavite City ang pinakaunang bahay pagbabago center noong 2001 para sa mga nagbalik loob na gumamit ng illegal na droga. Unang nakilala si Sermonia noong siya ay hepe ng Intelligence and Investigation Branch ng Cavite PNP nang pangunahan nito ang ilang mga operasyong tumatak sa kasaysayan ng Cavite sa pagsugpo sa mga sindikatong kriminal. Kabilang dito ang engkwentro noong 2002 sa pagitan ng PNP at ng Mostrales Pateño Kidnapping for Ransom Group at ang mga miyembro ng Kuratong Baleleng na nagresulta sa pagkamatay ng 6 sa mga ito sa Paliparan, Dasmarinas, Cavite. Ang engkwentro at pagkakaaresto sa grupo ni Benito Simbahan sa Windward Hills Subdivision sa Dasmarinas. Ang engkwentro ng 2002 sa pagitan ng pwersa ng PNP at PACER at ng teroristang si Faisal Marhumsar sa Magallanes, Cavite at ang pagbuwaga sa pinakamalaking sindikato ng droga sa loob ng barangay Dato Esmael, Dasmarinas. Tumatak din sa kasaysayan ng Internal Security Operations ang engkwentrong pinangunahan ni Sermonia sa Manggahan General Trias, Cavite noong November 2002 kung saan napatay ang leader ng NPA Sparo Unit kasama ang logistics officer ng NPA sa Timog Katagalugan. Kasama pa sa mga operasyon na ito ang pagkakadakip sa 5 matataas na kawani ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines sa Tagaytay City habang nasa kasagsagan ng pagpaplano kung papaano gugluhin ang administrasyon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang mga ito ang naging susi upang itampok ang Cavite bilang kauna-unahang insurgency-free province sa Southern Tagalog magpahanggang sa ngayon. Magmula noong nanungkulan bilang hepe ng Intelligence and Investigation Branch ng Cavite PPO at hepe ng Dasmarinas at Bacoor City hanggang sa pamunuan nito ang Task Force Maverick ng Criminal Investigation and Detection Group ng 2011. Nakilala si Sermonia sa mga dekalidad na police operations na lumansag sa mga sindikato ng ilegal na droga at iba pang krimen. Kabilang sa mga ito ang engkwentro sa pagitan ng CIDG Task Force Maverick at 4 na mga miyembro ng Robbery Holdup Syndicate na napatay sa Visayas Avenue, Quezon City. Ang pagkakalansag sa mga miyembro ng Chinese Triad sa isinagawang bypass sa West Triangle, Quezon City at ang engkwentro sa may boundary ng San Pedro, Laguna at Silang, Cavite kung saan 3 miyembro ng hijacking group ang napatay.
Subalit bago pa man malipat si Sermonya sa CIDG noong 2011, naitalaga ito noong 2008 bilang punong tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, kung saan noong panahon ni General Jerry Barrias ay malaking papel ang ginampanan niya sa information operations sa mga tampok na insidente ng Glorieta bombing sa Makati. Ang bigong kudita ni na Antonio Trillanes III sa Manila Peninsula at ang pagsabog ng bomba sa North Wing ng Kamara de Representante na ikinasawi ni Congressman Wahab Akbar ng Basilan at ikinasugat ni na Congresswoman Los Biminda Ilagan at Henry Teves. Sa panahon ding ito sa CIDG, unang ipinakita ni Sermonya ang talino at talento sa pagpapakilos ng mga force multipliers at mga advocacy support groups bilang program director ng Community Investigative Support na nakapagdagdag ng lakas ng CIDG sa paglutas ng krimen at paghuli sa mga nagtatagong pugante sa batas. Noong 2013, bilang hepe ng Foreign Liaison Division ng Directorate for Intelligence, lalong pinalakas ni Sermonya ang ugnayan nito sa mga stakeholders at institutional partners ng PNP nang itatag nito ang Foreign Law Enforcement Community in the Philippines, o FLECP, ang sangay ng Filipino-American Law Enforcement Organization o FALEO sa Pilipinas na kapwa binhi ng pagkakatatag ng Foreign National Keepers Network na ngayon ay aktibong tumutulong sa lahat ng unit ng PNP. Lalong tumatak ang kalidad ng serbisyo ng PNP sa lalawigan ng Bataan ng matalaga si Sermonya na Provincial Director noong 2014. Dito nag-ugat ang malikhain at mapagkalingang programa ng PNP laban sa illegal na droga, ang Bahay Pagbabago Reformation Centers na siyang naging daan upang itanghal ang Bataan bilang isa sa kauna-unahang lalawigan na drug cleared. Ang programang ito ang pinaghugutan ng inspirasyon ng Dangerous Drugs Board na ginawa nilang modelo sa kanilang Balay Silangan Program noong 2018. Magmula noong 2017, nang maitalaga si Sermonya bilang direktora ng Police Community Relations at ngayon ay Police Community Affairs and Development Group na, pinasigla nito ang mga programang nagtulak sa PKG na maging top of the mind ng kapulisan pagdating sa mga serbisong pampublikong pinalakas pa ng pagtulong ng mga stakeholders ng PNP. Kabilang sa mga ito, ang kabataan, kontra-droga at terorismo, Joint Industrial Peace Concerns Office. Kaligkasan, kaligtasan ng kalikasan, protecting the environment, Global Police Community Relations, Foreign National Keepers Network, Magdalena Mission, at ang Rektang Connect Aksyon Agad na ngayon ay sumbong niyo Aksyon Agad, programang pang-telebisyon kung saan katulong ang UNTV sa pagbibigay daan sa mga solusyon sa problemang panlipunan na inihahain ng publiko sa Philippine National Police. Pagsapit ng taong 2019, itinanghal bilang Regional Director ng Police Regional Office 3 sa Central Luzon si Sermonya, at dito niya mas pinasigla ang lahat ng programang nag-uugnay sa pulisya at mamamayan pagdating sa paglaban sa krimen, insurhensiya, terorismo at korupsyon sa hanay ng kapulisan at gobyerno. Kinilala sa brand name na Relentless Outstanding Service, lalo pang tumatak ang serbisyong ROS sa Central Luzon nang simula ni General Sermonya ang malawakang konstruksyon ng mga gusali at pasilidad sa loob ng Camp Olivas PNP Regional Headquarters na hindi pa nararanasan sa loob na nagdaang 30 taon. Kabilang dito ang Makatao Activity Center, Bayanihan Multipurpose Center, Bachelor Officers Quarters, Women Auxiliary Quarters, PRO 3, Main Gate at Chapel, Sampaguita Lane, PRO 3 Grandstand and Parade Ground, Balay Kapangpangan, KK.Activity Center,
Regional Health Center at Infirmary Center at ang Camp Olivas, Laguna na isa sa atraksyong pangturismo ngayon sa lungsod ng San Fernando. Pagkalipas ng 11 buwan, nagbalik si General Sarmonia sa National Headquarters bilang Director for Police Community Relations at naglingkod sa ilalim ng mga Chief PNP, sina PNP Chief General Bato de la Rosa, General Archie Gamboa, General Picoy Cascolan, General Tibold Sinas at General Gilor Eliazar. Hanggang sa italaga bilang Director for Operations, kung saan pinagdugtong niya ang mga programa ng PCR at operations at tinawag itong PCRization of Police Operations. Kabilang pa sa mga functions ng DPCR at DO na pinalakas ni Sarmonia ay ang Information Development Operations at Community Organizing and Mobilization na nagamit ng PNP sa estratehiya nitong strong finish sa illegal drugs at decisive victory sa insurhensiya at urban operations ng CPP, NPA, NDF. Halos magkakasunod naman ang naging appointments ni General Sarmonia sa Command Group magmula ng 2021 kung kailan itinalaga siya bilang Chief of Directorial Staff, Deputy Chief PNP for Operations at Deputy Chief PNP for Administration. Sa pagpalit ng administrasyon sa PNP ng 2022, isa si General Sarmonia sa tinamaan ng malawakang revamp at napalipat sa Area Police Command for Visayas bilang commander nito. Magkaganon pa man, pinatunayan pa rin ni General Sarmonia na hindi hadlang ang posisyon para isakatuparan ang makatuturang paglilingkod sa taong bayan. Sa APC pinasimula ni General Sarmonia ang pagbalangka sa makasaysayang Localized Peace Engagement Framework, ang kauna-unahang makatotohan ang hakbang sa pagpapasuko ng mga rebeldeng komunista tungo sa ganap na kapayapaang may katarungan. Makalipas ang 3 buwan sa APC Visayas, muling bumalik si General Sarmonia bilang Deputy Chief of PNP for Administration at ipinagpatuloy ang kampanya tungo sa ikagagaling ng imahe ng PNP. Hindi ito minsan pang nagsayang ng araw o oras. Matiyak lamang hanggang sa huling segundo niya sa katungkulan bilang TDCA na naisap puso at isipan ng lahat ng kawani ng PNP, ang lahat ng pulisiya sa internal cleansing at ang mahigpit na pagtupad sa police operational at doktrina ng command responsibility. Ito ngayon ang iniwang legasiya ni General Sarmonia sa pagpapatatag ng transparency, integrity, accountability at public trust sa Philippine National Police. Sa pagbabalik din ito ni Sarmonia sa Command Group, lalong napalawak ang advokasya ng buhay ingatan, drogay ayawan na personal na pinamumunuan ni Interior and Local Government Secretary Attorney Benjamin Abalus Jr. bilang pagkilala sa 38 taon ng kagalingan sa paglilingkod sa PNP. Nakatanggap si General Sarmonia ng 3 prestihiyosong parangal mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas bilang Junior Police Officer of the Year noong 1996, 2002 at 2012. Bilang pagkilala naman sa kanyang mga natatanging ambag sa police operations, 2 beses siyang nagkamit ng meritorious promotion noong 1997 at 2002. 2 beses din siyang itinanghal na finalist sa Civil Service Commission, Dangal ng Bayan Awardee at Presidential Lingkod Bayan Awardee noong 2004 at 2005. Samantalang ginawaran din siya ng Civil Service Commission ng parangal bilang Hap Awardee sa ginanap na Presidential Lingkod Bayan Awards noong 2016 at 2020. Maging sa kanyang mga kapag-graduate ng Philippine Military Academy, kinilala rin nila si Sarmonia bilang PMA Cavalier Awardee noong 2004. Hindi pa kabilang sa mga nabanggit ang napakaraming military at police medals na kanyang natanggap sa buong serbisyo sa Philippine National Police. Subalit higit pa sa mga parangal na natanggap sa pamahalaan, kinilala rin ang galing ni General Sarmonia ng pribadong sektor tulad ng Metrobank Foundation Incorporated na naggawad sa kanya noong 2003 ng Country's Outstanding Policeman in the Service o CAPS
at mas kilala ngayon na Metrobank Outstanding Filipino in the Service Award at sinundan pa ng Metrobank Awards for Excellence in the Service o ACES noong 2019. Bukod sa pagkilala sa kanyang kagalingan sa paglilingkod, kilala rin si General Sermonia bilang Iron Man General dahil sa kanyang passion sa sports tulad ng pagsali sa Ironman events. Ultramarathon at badminton tournament sa loob at labas ng bansa. Bago po ako magre-retiro sa serbisyo, ay ininais kong ipaabot sa inyong lahat na magpapatuloy po ang aking advokasya na maipaabot at paipadama ang pagpapalakas ng ugnayan tungo sa maayos, ligtas at nagkakaisang bangungoyang Pilipino. At magpapatuloy sa kanyang advokasya sa kabutihan ng paglilingkod, sa pamahalaan at lideratong may konsensya. Relentless, naglilingkod ng walang pagod at alinlangan. Outstanding, naglilingkod ng tagos sa puso at isipan. Service, naglilingkod ng higit pa sa itinakda ng tawag ng tungkulin. Police Lieutenant General Rodel Orden Sermonia,